Sa pamumuno ni Senate President Cheez Escudero, very weak at sunod-sunuran na lamang ang Senado sa gusto ng mga nasa House of Representatives, ano ba ang kinatatakot ni Cheez Escudero para maharang ang hindi makatarungang insertion sa mga pondo para sa ayuda? We have a very weak Senate. Weak ba talaga o nakikipag sa buwatan lang? Si Senator Grace Poe ay last term niya na ito, kaya dapat magpakitang gilas siya at panindigan ang transparent at accountable bicam. Siya kasi ang current chairperson of the Senate Committee on Finance, siya ang nangunguna sa bicam, so imposibleng hindi niya alam ang mekes-mekes na nangyayari sa bicam para abusuhin ang mga naturang insertion sa mga unprogrammed projects. Sobrang weak ng Senado ngayon, sa pamumuno ng weak president. Ito ang ilan sa mga ebidensya. Hinayaan nila ang mga insertion sa GAA 2024 na ginawa ng House during the bicam. As confirmed, makikita natin ito sa GAA at naisiwalat na rin ni VP Sara sa kanyang mga press con, mismo ng mga colleagues nila in various hearings. Plus, hinayaan ng Senado ang paglipat ng mga dapat priority projects, especially foreign assisted projects, papuntang unprogrammed appropriations, hindi priority at depende kung may pera na mahagilap. Kaya nga kinukuha nila ang sa PhilHealth to fund these projects. Na kayo rin naman sa Congress ang nag-utos sa DOF na pwede nila gawin. We don't accept excuses na hindi nila alam, hindi sila aware. Sa House wala na tayong masyadong maasahan, di ba, kasi they are so united, why not, if they are well-fed with all their needs? Pero ang Senate is the last bastion of democracy, sabi nga nila, well, arguably. Pero kung ang Senado is weak, sunod-sunuran lang din, at mga senators feeling hopeless din sila, sa budget deliberation, lalo na sa bicam pinapalusot lang nila ang mga isinisingit ng House para sa pet projects at baka mga senators mismo meron din sila, sino pa magsisilbing fiscalizer at magpuprotekta na ang bawat piso ay sa tama mapupunta. Tapos weak president pa na pirma lang ng pirma? Saan ang bagsak natin? Saan ang bagsak ng Pilipinas? Ang mga members ng bicam ay piling members ng House at Senate. Pinamumunuan ito ng chairperson of Senate Committee on Finance na si Sonny Angara in 2023 and 2024 at si Senator Grace Poe for 4-year 2025 budget at si Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co as chairperson ng House Committee on Appropriations. May mga vice chairpersons at regular members din sila. Ang function nila is to reconcile the disagreeing provisions ng House and Senate version ng budget bago ipapasa sa Office of the President for signature at maging General Appropriations Act. Gaano ka-secretive ang bicam? Ano ang mga kababalaghang nangyayari sa bicam? If bicam's current procedures are legal, is it morally acceptable? Of course not na agad ang sagot, automatic na. Ano ang mga singit na nangyayari sa bicam? Paano nalusutan ang mga senador? Nalusutan ba talaga? Masyadong nagtiwala, di ginawa ang trabaho nila, o may pakinabang din sila? Ito po ha directly from the horse's mouth na mismo, former Senator Ping Lacson. Laglaga na sa mga colleagues. Sa mga sinasabi dito ni Lacson, siya mismo ang nagpapatunay na may anomalya sa usapan sa bicam. Isantabi muna natin ang mga issues kay Mr. Lacson sa pagiging kaalyado niya ni Marcos. Ito his own truths to bilang saksi at kasapi mismo ng Senado. Kung ang former senator ay parang powerless at walang nagawa, bakit pa babalik? Paano pa tayong mga mamamayan? Powerless din pag di lahat sama-samang kumilos at mag-demand ng pagbabago. Unless okay lang sa inyo na patuloy na binababoy at dadagdag pa tayo ng manggagagaw sa Pilipino. Ano ang kwenta at tulong sa mga Pilipino ng mga pasabog ni Ping Lacson kung siya mismo ay sinusuportahan ng gobyernong ito? Hindi ba dapat kung may paninindigan pa siyang natitira ay mas maigi na dumistansya na siya? Ayon nga sa komento ni KLCI. Pero bakit ka sumanib sa kanila noong days? Ayon naman sa ilang netizens ay, si Ping lang dahilan at isa sa pumirma ng MOOE liquidation by certification lang. Tapos ngayon para bang gulat na kuno siya. Hi, Ping Lacson, alam at nakita mo na pala na may scam na nangyayari sa budget, why then allied with them? That's hypocrisy. Alam na ang nakawan pero wala pa rin ginawa, sumanib pa. Ping Lacson, just confirmed what Inday Sara Duterte has narrated a few weeks ago about Congress committee members getting kickbacks from the agency's budget allocation.
People should refrain calling them honorable. Laxonis has a certified selected amnesia. Kinalimutan niya na siya ang may akda ng liquidation just by certification of their congressional office expenses. He do not deserve a single vote. Inisahan tayong lahat para sa kanilang kapakanan. Samantala, ang well-known influencer na si Mr. Real Talker ay nagbigay naman ng comment, reaction ukol sa issue. Panuuri ng full video para sa iba pang detalye na magsisimula naman pagkatapos ng maiksing intro. Natignan niyo na yung budget ngayon for the next year. Nasisilip-silip ko, pero yung last na nakita ko yung for 2024, yung 2025 hindi ko pa nakikita. Ang una ko nakita yung 2023 na kung saan, ewan ko, 2023, 2024, hindi lang double appropriations, may triple, may quadruple, umabot pa ng quintuple, meaning isang item, limang beses pinondohan. Ewan ko paano nakalusot yun, kasi gaana yung nakita ko eh. Tapos quintuple appropriations, saan pupunta ngayon yung apat? Dahil mayroon ng pondo yung isa na item. Pareho, ang masaklap ito, multi-purpose building. Isang multi-purpose building na meron ng item, meron ng budget, bakit papunda mo pa ng 5 times over? Tatatandaan ko lang, nagpala ko ng resolution noon, gawin transparent yung bicameral conference. Kasi alam mo, ang kalakaran, yung bicam, yun yung third chamber, hindi lang basta third chamber, most powerful chamber. Walang transcript, walang minutes. Ang problema doon, pag upo ng mga members, no? Open, acknowledgement, pagkatapos pagkikreate ng small group bicam. Pag sinabi mong small group bicam, ito dalawang tao lamang. Yung chairman ng Appropriations Committee ng House at saka yung Finance Committee chairman ng Senate. So silang dalawa na nag-uusap at minsan, pagka nag-meet ulit, nag-resume yung bicameral conference, abay, naka-ready na lahat yung pipirman at kung hindi ka pipirma, napaka-kontrabida mo, malamang sa hindi, ma-re-enact yung budget. Eh ang kakapal nun, wala ka naman time na basahin yun. So ang daming pages, iniikot na lang yun ng mga page, ano? Yung mga pipirmahan. Yun ang masama, pero kung merong minutes at ito'y open sa media, sa mga NGOs, eto, dugdagan ko pa yung tanong kanina ni Miss Victoria, no? Tungkol doon sa 300 billion. Natatandaan ko, panahon din namin yun, na naratify na yung, tapos na yung bicam report. Ni-ratify ng House, ni-ratify ng Senate. Aba, nung ginawang enrolled bill, inamend pa. Nagkaroon ng 75 billion na kung saan-saan pinagdadala. Na-discover namin yon. Ako, sinabi ko kay Senate President Tito Soto, sabi ko medyo mali ito. So nangyari noon, kinualify ni Senate President Soto yung kanyang pinirmahan na hindi kasama ito. Sa pipirmahan ko, kasama lamang yung aming ni-ratify ng both houses. Ang nangyari, hindi lamang 75 billion yung na veto, naging 90 billion, may nakita pa yung Malacanang, and I give credit to President Duterte, no? Dahil 90 billion yung kanyang binito. Grabe. The biggest veto item na ginawa sa, I think, sa kasaysayan ng Pilipinas. Klarong-klaro, sa panahon ngayon, ang daming isiningit, no? Ang daming isiningit. Tapos, may presidente tayo ngayon, perma lang ng perma. Diba? Hindi man lang yan dino-double check. Hindi katulad kay Tatay Digong, diba? Na pag may kahinahinala, veto agad, no? Pag may kahinahinala ang budget na isiningit, vini-veto agad. Talagang nakakahinala talaga ngayon mga lods, no? And tamang-tama talaga lahat ng sinasabi ni VP Inday Sara na yung si Romualdez as Zaldico lang talaga, no? Ang may sabi sa budget, no, ng Pilipinas. And ang pinaka nakakalungkot, meron naman tayo sanang presidente ngayon, pero bakit parang walang pangil ang ating presidente? Bakit yung presidente natin ngayon, hinahayaan lang si Tambaluslos at saka si Zaldico na manipulahin ang budget ng Pilipinas?